Hello mga Jungster! Mag-a-unbox tayo ng anim na box na galing sa Kulit. Hello mga Jungster! This is Andrea Salandanan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay pag-uusapan natin ang mag-a-unbox tayo ng aming balikbayan boxes galing sa Kuwait. Let's get started! So, bakit nga ba ako merong balikbayan boxes galing sa Kuwait? Balikan muna natin yung mga nakaraan. Quick story muna tayo bilang OFW. Nag-start akong magtrabaho sa Kuwait year 2013. Una kong trabaho doon ay waitress sa restaurant and doon rin nagtatrabaho yung asawa ko. So, doon kami nagkakilala, magkatrabaho kasi kami. And same year din kami na nag-start doon sa trabaho namin. Nagkakilala. Tapos, doon na rin kami naging magkarelasyon. Doon kami kinasal din sa Kuwait year 2015. So, sinishare ko to para magkaroon ng idea din yung mga first time na mag-a-abroad. Pareho kaming first time mag-abroad ng asawa ko. And yun, napakahirap din bilang OFW dahil andun yung pagod mo, yung puyat mo, at saka minsan walang day off dahil kapag mga busy days, holidays sa Kuwait, todo-todo ang trabaho. Pero 9 hours lang naman yung trabaho namin. Minsan lang may mga overtime at cancel day off. Ayun, maganda naman kasi meron kang extra sahod dahil may overtime ka, meron ding tips. Ayun yung kagandahan pag may trabaho. Nakakabili ka ng mga gusto mong mga dati hindi mo mabili. Siyempre, mga simpleng material na bagay lang. Kasi pag mahal, medyo mahirap nang bumili. Kasi pinagpapaguran mo yung sahod mo. Kailangan marunong kang mag-budget. Siyempre, nakalaan na yung sahod mo ng isang buwan. Naka-budget na yan para sa pamilya, para sa aming dalawa. Mag-asawa yung expenses namin dun sa bahay. At saka, syempre, meron din kaming savings. So, tips ko din sa mga OFW na first-timer din ay mag-save kayo. Pinaka-importante yan, mag-save kayo para sa sarili nyo. Huwag lahat ipadala. Kasi, syempre, may kailangan ka din. At mas maganda may ipon ka kapag uuwi ka, magbabakasyon ka, meron kang ekstrang dala. Nagpapadala kami ng box pag meron kami extra na budget. Ayan, bumibili na kami ng mga sale. Kada sahod, pag konti-konti bumibili na kami. So, nakakaipon kami. Nakapagpadala kami ng package. Wow! Ang sarap sa feeling na nakapagpadala ka ng package para sa pamilya. After 3 years, nagbakasyon na kami. Then, yearly vacation na kami. Kapag natapos mo na yung contract ng 2 years, pwede ka ng yearly magbakasyon. Bakit nga ba meron kaming balikbayan boxes na napakarami? Nagbakasyon kami ng year 2020. So, nung time na yon ay nagsimula na ang COVID-19 pandemic. So, nung time na yon na nakabakasyon kami, hindi na kami nakabalik sa Kuwait. Nakakalungkot kasi hindi na ako nakabalik sa Kuwait. Nakakalungkot dahil na-expired na yung visa ko. Pwede naman akong bumalik sa company ko. Kung siguro ipuporsige ko na makabalik dun sa trabaho ko. Kasi nakapanghinayang din dahil yung dating dream ko rin na position is na achieve ko naman. Nag-start ako ng waitress, then na-promote ako ng supervisor. Inisip ko na lang, plano si God kung bakit nangyari to. Nung una, mahirap sa akin kasi nawalan ako ng trabaho. Pero yung sa asawa ko, thanks God pa rin kasi yung visa niya continuous na
nire-renew ng company niya, mayroon siyang chance na makabalik talaga sa Kuwait. Ako is, depende na sa akin kung babalik ako o hindi na. Pwede namang, oo, basta kung nandun yung asawa ko, susunod. Back to the topic of our aming balikbayan boxes, ayan yung mga gamit namin na ipinadala na dito sa Pilipinas. So, salamat kila Ate Ruby at kila Kuya Boyet. Kasi dahil sa kanila sila yung tumulong na mag-asikaso ng mga gamit namin and pinadala nila dito. Kaya salamat po sa kanila. Shout out po sa inyo Ate Ruby, kay Bella at kay Kuya Boyet dahil sa pagtulong niyo sa amin at hindi niyo kami kinalimutan. At thank you talaga dahil nandyan kayo. A few moments later. So, yung mga box namin, bubuksan ko at i-check ko yung mga laman ng aming mga gamit. Kung okay pa ba o na-unbox ba. So, samahan nyo ako mag-unbox. Mag-start na tayo. A few moments later. Wow! May mga tissue pa kami yung naiwan. Wow! Tapos sabon ako. Ito yung first box ko na binuksan. So, andun yung microwave namin and hanger. So, ito pa lang yung first box na in-unbox ko. Yan yung laman. So, guys, ito yung second box ko na binuksan. Yung mga gamit namin. Tapos may unan pa. Guys, pang third box ko na to. Tinanggal ko na yung naka-sealed. Ayan na siya. Wow! Bedsheets yun. Comforter, bagong laba pa yan. Oh no! Hindi na namin nagamit bago kami umalis. Mga gamit namin pala, punda. Ayan, oh. Mga nilaban pa namin bago umalis. Oh, no! Di na natanggal sa hanger kasi syempre dami pa naman namin damit. Yun. Kaya thank you kila Ate. Aww. Ate Ruby, kay Kuya Boyet kasi sila yung nag-asikaso ng box namin. Kaya sobrang salamat sa kanila. Shout out din sa kanila. Pamain na lang, please. Joke lang. So, i-check ko muna yung loob. Picturean ko na lang mamaya. Sige po.
Wow! So, ayun, nakarating yung aming mga gamit at masaya ako na nakita ko na yung mga naiwan naming gamit na miss namin yun. Bilang first timer sa abroad, ang pwede kong ma-advise or mabigay na tips kung first timer kayo, magiging independent ka kasi kapag nasa abroad ka na, ma-feel mo yung homesick, mag-a-adjust ka talaga sa weather, sa food, mga kasama mo mga tao or mga kapwa mo Pilipino or mga ibang lahi, ayun. Basta magaling ka lang makisama is kayang-kaya mo yan. Bago ka mag-abroad is kailangan meron ka ng savings account para pag may sahod ka na may sobra kang budget, pwede mo na ipadala. At yun, huwag mo rin kakalimutan yung mga SS benefits mo, maghulog ka rin kasi hindi yung pwede yung magpapadala ka lahat tapos wala ka naman yung para sa sarili mo, yung savings mo, yung sa mga benefits mo, dapat meron ka niyan. Syempre yun, kain ka rin sa labas with your friends at bumili ng mga damit, gamit na gusto mo para sa sarili mo naman yun. Pinaghirapan mo naman yung sinahod mo, kaya dapat meron ka rin para sa sarili mo, hindi naman yung pagiging maluho. Dapat alam mo yung paano mo gagastusin yung pera mo. So ayun, nakatagal naman ako sa company namin at nakapag-ipon naman. And then nakapag-bakasyon nga yearly. Nakapagpagawa na rin kami ng bahay namin at nakabili rin kami ng motor. Yun yung naipon din namin habang nagtatrabaho kami sa Kuwait. So, kailangan talaga magaling tayong mag-budget. Kailangan talaga na meron kang isisave para sa sarili mo. At tatagal lang natin yung loob natin kasi yung homesick attack talaga, lalo na kung may mga event dito, yung Pasko, yung New Year, talagang mapapasana all ka. Sasana all, nandun ka sa Pinas. Ka. Kasi gusto mong makasama yung family mo. Gusto mo ma-experience yung Pasko sa Pinas. Ayun yung mararamdaman mo bilang OFW. Ang mapapayo ko lang talaga sa mga first timer din sa abroad or sa mga gustong mag-abroad is kailangan gusto mo talaga yung gagawin mo, yung pangarap mong magtrabaho sa abroad. At matatag ka, magtiwala ka sa sarili mo. Mag-pray ka rin kay Lord kung talagang ito yung destiny mo para gabayan ka niya at magtiwala ka lang sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. I-enjoy lang natin habang nasa ibang bansa tayo. Mahirap ma-depress kasi napakalayo mo sa pamilya mo tapos kung ano-anong mga naiisip natin, hindi natin yung naiiwasan. Basta maglaan ka para sa sarili mo. At syempre, tulungan mo rin yung family mo. Kung may extra sa sahod mo, tumulong ka. Sabi nga, share is caring. At lagi tayo mag-pray sa Panginoon para hindi tayo pababayaan niya. At sa mga kapwa ko, OFW, proud na proud ako. Aww. Hoping na nakatulong ako sa mga OFW na first timer. Basta ang advice ko lang is mag-save para sa sarili mo at mag-enjoy lang din para hindi tayo ma-homesick. Kailangan magaling kang makisama. Ayun lang yung mapapayo ko sa mga gustong mag-abroad or mga first time sa abroad.
Ayun, kung may mga questions kayo, comment lang kayo. Tatapusin ko na tong video na to. Please like, subscribe, and click the notification bell button for more updates and for more upcoming videos. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.